Hey there, Ethical Nation! Once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. And in this video, pag-uusapan natin yung pitong rason bakit maraming tao ang nagfa-fail sa negosyo. So, sa totoo lang, mas marami talaga, according to statistics, mas marami talaga yung nagfa-fail sa negosyo kumpara sa mga nagsasucceed. Pero ito lang yung gusto kong maintindihan nyo. Walang problema dun sa negosyo, especially kung yung negosyo na yun ay legal naman talaga. Walang problema sa negosyo, ang problema ay yung negosyante. Okay? Kasi kung ang problema ay yung negosyo, wala ni isa ang magiging successful sa negosyo yan. Whatever negosyo, mapa-traditional man yan, mapa-online man yan, mapa-offline man yan, or whatever, ano, kahit anong klaseng negosyo, as long as may mga tao nagiging successful dyan, at kung hindi ka naging successful sa negosyo na yun, walang problema dun sa negosyo na yun. Ang problema ay yung negosyante. Okay? So, ulitin ko kasi kung talagang may problema sa negosyo niyon, wala dapat ni isa ang naging successful doon. Okay? So, yun lang yung gusto ko na linawin sa'yo. Ngayon, kailangan mong malaman itong mga sasabihin ko sa'yo dito sa video na ito para maiwasan mo itong pito na to na nagiging rason bakit nag-fail yung mga sumusubok sa negosyo. Number one ay maling expectation. So, mayroong maling expectation yung mga sumusubok magnegosyo pagdating sa pagninegosyo, especially yung mga dating nagtatrabaho or yung mga empleyado. Yung mindset nila ng pagiging empleyado, dinadala nila sa negosyo. Anong ibig kong sabihin? Ano ba yung typical na nangyayari pag ikaw ay isang empleyado? Kasi naging empleyado rin ako before, naging service crew ako way back 2013. 'Di ba? Quincenas at renta. Alam niyo naman 'yan. Ibig sabihin nun ay sahuran. Ibig sabihin sasahod ka na. Ngayon, sa pagtatrabaho, 'di ba? We work per hour. Kaya yun yung binabayaran sa atin. So, kung meron kang kasamahan or katrabaho na sobrang tamad, tapos ikaw ay sobrang sipag, pero pares lang kayo, 8 hours ang pinasok, malamang sa malamang 8 hours lang din yung ibabayad sa inyo. Kasi yun yung binabayaran sa atin per hour. Kaya tinawag na yung rate natin na hourly, hindi effortly. Kung may word man na ganun. Diba? Hindi per effort, kundi per hour. So, ngayon, ang nangyayari, itong mga nagsisimula sa negosyo, dinadala nila yung ganung way of thinking. And ang malupit doon, hindi lang yung mga empleyado, kundi even yung mga students, ganun din ang way of thinking. Kasi ang student is na-program na maging empleyado, diba? Kaya tayo nag-aaral is para makagraduate, makaharap ng magandang trabaho. So, ganun rin ang way ng programming nila. Pagdating sa negosyo, no, ina-expect nila na ganun din. Tatrabaho ako within 15 days or 30 days, dapat kumikita na ako. Eh, hindi kasi ganun pagdating sa negosyo. Minsan, isang buwan ka nang tumatrabaho, ang liit ng kita, walang kita, or break even lang, no, iaabutin ka ng ilang buwan or ilang taon, depende rin sa negosyo. Sabi nga eh, isa sa mga natutunan ko before, kapag ka ikaw daw ay magtatayo ng traditional business, tapos ang capital niyan is 1 million, dapat daw may at least 2 million ka. Kasi sa unang taon, lugi pa daw yun. So yung another 1 million mo is panggalaw, kumbaga, para mag-continuous, yung, kumbaga, sa operation expenses. So, ganun ang way of thinking ng mga negosyante. Eh, pagdating sa mga Pilipino na hindi man naman naturuan pagdating sa pagninegosyo, which is ako din, hindi rin ako naturuan ng pagninegosyo. Kung napanood mo yung mga previous video ko, nabanggit ko doon na didi-discourage ako ng nanay ko sa pagninegosyo kasi nga nag-fail siya, na ayaw niya akong masaktan. So, mali yung expectation. Akala natin, magninegosyo lang tayo, yayaman na rin tayo katulad nila. No, hindi porket isa sa mga tinuturo ko ay magpaturo ka sa mga naging successful na. Hindi porket ginawa mo yung itinuro nila, agad-agad kang magiging successful. Yun ang keyword doon, yung agad-agad. Hindi siya mabilis eh. It will take you some time and it will take a lot of process. Pagdating sa mga maling expectation, akala ng mga sumusubok magnegosyo, eh mas madali yung negosyo kaysa sa pagiging empleyado. Sa totoo lang, hindi. Sa totoo lang, para sa akin, mas mahirap ng times 10 ang pagninegosyo kumpara sa pagiging empleyado. Pero yung reward ng pagiging negosyante, pag na-achieve mo yung success, ay times 10 or greater ang ibabalik sa'yo kumpara sa pagiging empleyado. So, bakit mahirap magnegosyo? Hindi naman dahil sa mga technicalities or mga skills na kailangan. Sa totoo lang, madali lang yan matutunan eh. Ang mahirap pagdating sa pagninegosyo ay madaming babaguhin sa'yo. Maraming babaguhin ng mga maling paniniwala, mga maling pananaw mo sa buhay, yan ang mahirap. Kasi especially kung ikaw ay, let's say, ako nagsimula ako magnegosyo at the age of 18 years old. So, ibig sabihin, for 18 years of my life, ang daming maling-maling paniniwala at pananaw ko sa buhay, ang kailangan mabago. Hindi yun mababago overnight, hindi yun mababago isang buwan, tatlong buwan, and even one year.
And up to this day, 7 taon na ako na nagninegosyo, ay hindi pa rin naman nababago lahat. Majority, marami nang nabago sa akin, marami na nabago sa mga paniniwala at maling pananaw ko. Pero meron pa rin konti-konti na binabago at ini-improve. So yun yung mahirap na part. Katulad nung sinabi ko kanina, di ba? Pag ikaw ay empleyado, tas lilipat ka bigla sa negosyo, ang way of thinking mo ay pang-empleyado, quincenas at renta, mahihirapan ka talaga. So yun yung isa sa mga babaguhin sa'yo na hindi ganun. It will take time para magkaroon ng result yung negosyo mo. Gano'ng kabilis o gano'ng katagal, hindi ko alam at walang nakakaalam na kahit na sino. Nakadepende yan sa kung gaano kakawiling na magbago. Number 2 na reason bakit marami nag-fail sa negosyo ay dahil sa pagiging mainipin. Katulad nung nabanggit ko rin kanina, maling expectation, almost similar lang din. Mainipin, ay gusto ka agad, kikita ka agad, gusto ko agad, yayaman agad, limpak-limpa. Kasi ang nangyayari, tinitingnan nila yung ibang mga nagne-negosyo, kinukumpara nila yung sarili nila. Isa tong trap na marami sa ating mga nagsisimulang magnegosyo ay talagang pinagdadaanan. And even ako, isa yan sa mga sakit ko. Ang hilig ko magkumpara ng sarili ko sa ibang tao, sa mga masak successful kumpara sa akin. Ngayon, ang isa sa mga natutunan ko na tinuro rin sa akin ng aking mentor ay hindi mo pwedeng ikumpara yung chapter 1 mo sa chapter 10 ng iba. Nagsisimula ka pa lang. No? Nagsisimula ka pa lang. May sarili kang journey. May sarili kang timeline. No, magkakaiba tayo. Merong iba na nagsimula magnegosyo, ang bilis nilang kumita. Merong iba, sakto lang. Merong iba na ang tagal. Hindi kasi natin talaga alam eh. Hindi natin alam yung tamang time sa atin. Pero meron at merong tamang time as long as gagawin mo yung mga dapat mong gawin. Hindi ka pwedeng mainip pagdating sa negosyo kasi parang mangga yan eh. No, ang mangga, hindi yan tutubo at mamumunga within 1 week, 2 weeks, 4 weeks, 1 month, 5 months, 6 months, even a year. It, sa kundi ako nagkakamali, 4 to 5 years bago siya tumubo at mamunga. Pero during those 4 to 5 years, kailangan mo yan alagaan, kailangan mong diligan, kailangan mong lagyan ng mga pataba, tanggalin yung mga masasamang damo at peste. Kailangan mo talaga siyang alagaan. Pero bakit inaabot ng ganung katagal? Kasi nagbibuild ng tamang pundasyon yung puno eh. Nagbibuild siya ng matinding pundasyon para kahit binabagyo yan, hindi siya basta-basta tutumba. So parang ganun rin pagdating sa atin, yung pundasyon na tinutukoy ko is yung way of thinking natin, yung mindset natin, yung mga maling paniniwala natin, inaayos siya, tinatama para magkaroon tayo ng matibay na pundasyon. Once na nagkaroon na tayo ng matibay na pundasyon at tumubo na tayo, kumbaga, that's the time na magsisimula na tayong mamunga. Yan, ulitin ko, hindi natin alam kung kailan. Basta gawin mo lang yung sinasabi sa'yo, tinuturo sa'yo, kung meron kang mentor, sundin mo lang, makukuha at makukuha mo yung result na gusto mo. Number 3 na reason bakit marami nagfi-fail sa negosyo ay walang mentor. No? Kasi kasasabi ko lang kanina, walang mentor, walang nag-guide, nagso-solo flight, nagta-trial and error. That's good and all. Kung wala ka talagang makita na mentor, wala tayong magagawa. Pero ang hirap pag wala kang mentor kasi nagsasayang ka ng oras. Kapag meron kang mentor, alam mo, ang sobrang laking time ang masisave mo. Hindi lang effort, hindi pera kasi. Para sa akin, meron tayong tatlong precious resources eh. Number 1 is time, number 2 is effort, and number 3 is money. Ang pinakang importante sa tatlo, I'm sure alam mo din, yung time. Kasi hindi na natin kayang ibalik yan. Yun ang pinakamalaking na isa-save natin kapag meron tayong mentor. Nang bigyan kita ng example, kasi yung current mentor ko ngayon, 17 years na sa negosyo. Ako, 7 years. Okay, imaginein mo yun. Imaginein mo, nang dahil sa mentor ko, meron akong 10 taon or isang dekada na na-save dahil sa kanya. Kasi yung 17 years of experience niya, tinuturo niya na sa akin. Diba? Hindi ko na kailangan pagdaanan yung mga pagkakamali na pinagdaanan niya. Ang laking na-save sa akin, bukod sa time, yung effort, yung stress, na mapapagod ako kapag pinagdaanan ko pa yung pagkakamali na yun kung hindi ko alam, tapos yung perang masasayang, hindi ko na pagdadaanan yung ganun. So yun ang mahirap. Para kang merong sasakyan na walang GPS, no, meron kang gustong puntahan na isang lugar na hindi mo alam kung paano makakapunta, tapos ang ginagawa mo is kung saan-saan ka na lang nagliliko, kung saan-saan ka na lang pumupunta, maliligaw ka nun. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Di ba? Parang ang nangyayari kapag wala kang mentor is bawat may makikita kang tao sa gilid, itatanong mo kung saan yung lugar. Ang malupit pa doon, ewan ko kung na-experience nyo na yung naliligaw ka, tapos ang dami mong pinagtanungan ng mga tao, tapos iba-iba yung sinasabi. Diba? Comment ka nga dyan sa baba kung na-experience mo na yun. Sa halip na makarating ka dun sa gusto mong puntahan, mas lalo ka patuloy na ligaw. So, na-experience ko na rin yan. Diba? May one time na nangyari sa amin yan. So, yun ang mahirap kapag wala kang mentor. Kaya kung wala kang mentor, maghanap ka ng mentor na magtuturo at gagabay sa'yo. Number 4 ay kulang sa skills. Sa totoo lang, madali na to eh. Para sa akin, siguro ito yung pinakamadali dun sa 7. Kasi yung skills, madali lang naman talagang matutunan yan. No? Almost copy-paste lang naman yung skills. Unlike
yung mga maliling paniniwala or maling mindset, unlike doon, mas challenging yun kumpara dito sa skills. So ano-ano yung mga skills? Yung mga basic skills. So meron akong video na ginawa about dito, yung three important skills, which is marketing, sales, at saka follow-up. So panoorin mo yun. So yun yung mga importanting skills na kailangan mo talagang matutunan at ma-master para magawa mong kumita sa negosyo. Kasi yung sales, okay, yung sales or yung perang pumapasok sa negosyo, yan yung lifeblood ng negosyo natin eh. Yan yung dugo. Kapag nawala yan, patay tayo. No? So, napaka-importante na matutunan mo yung mga necessary skills na kailangan mo para kumita sa negosyo mo. Gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Meron akong ginawang free video tutorial kung saan ituturo ko sa'yo kung paano ka makakapagsimula ng iyong online negosyo for as low as 2,000 pesos. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa aking website www.carlserrano.com. So once again, that is www.carlserrano.com. Enjoy learning!